So yun mga kapapo, ang mapanood nitong video na to ay medyo ano, masakit lang sa aking damdamin, dahil nga mayroon kasi ako nakita na isang foreigner na naloko ng kababayan natin dito, ito sa Ruas Boulevard, tapat ng Sugo. Lagi kasi akong dumadaan, tapos nakikita ko ito na natatulala lang. So nakaupo siya sa isang tabi doon malapit sa parang tindahan lang ni ate. So napapansin ko ito. So kaya ko nilapitan at kinausap ko ito, at hindi rin natin makausap ng maayos. So habang kinukunan ko ito ng video, so nagagalit siya. So nagpasimple lang ako mga kapapo. So sana makarating ito, o na kung sino man yung gustong tumulong, na kahit man lang ay mapauwi natin ito sa kanilang bansa. Sana makarating. So paki-share at paki-like ang comment na lang po ito sa video na to. So ito yung video niya. So mga kapapo, si ayan mga kapapo, itong Amerikano na ito mga kapapo, gusto ko lang talaga matulungan. So sa taga Norway siya, so naloko siya ng babae. So sana may taga Norway o si mga gustong tumulong nito, na magana ngayong paan nito. Ito siya ay naloko ng kababayan nating kababayan. So mayroon ito isang girlfriend, kinuha lahat yung mga ang mga pira, kung ano pang mga kagamitan. So ilang sa dandaan ko dito, naawa ako dahil ayaw rin niyang magpa-interview, tsaka ayaw niya magpapa-video. So sumimple lang ako habang nakatalikod siya. So binigyan ko siya ng pagkain, mga noodles. So itong tindahan na to, silang nagbibigay ng pagkain. O ayon doon sa kwento, matagal na daw to rito, mga isang buwan na. So gusto ko lang sanang matulungan para makaway doon sa kanilang bansa, sa Norway. Sabi itong si ate, matagal na daw hindi nakapagbihis to. Kawawa nga, namamagana yung paa niya. Ayaw rin din niya magpa-interview dahil nga natatakot siya, kasi nga na-scam nga daw. So gusto lang sana natin matulungan. Ang pangalan daw niya nito ay si Hill. Dapat sana ma-ano to sa embassy. Wala rin ako makilala ng taga-embassy, para sana matulungan natin to mga kapapo. So sana kung mayroong mga mabubuting puso dyan, sana makauwi ito sa bansa nila. Ayan. Sumimple na ako dito sa likod habang nagsisigarilyo siya, kasi binigyan ko siya ng pagkain. So yan sana mga kapapo. Yung bill? Hindi yung ano niya. Tapos yung Yung pira niya? Yung buwan-buwan. Alatmin? Alatmin yun, di ba? Alatmin pa sa auto. Oo, alatmin yun. Buwan na pensyon. Oo. May pensyon daw yun. Buti nga, yung babayit ng driver dito. Oo, makasakit na. Binibigyan niyo. Hindi na si zero sa driver yan. Oo. Sariyo. Kaya lang, napapansin mo lang yung hindi naman siya nangihingi. Napapansin mo lang namin. Parang mali rin. Ano, dahil ano na siya, iba na yung pang-iisip niya. Iba na, parang may trauma na nga siya. Na-trauma siya, no? Kawawa nga. Kasi kung wala siya naging problema dun eh. Oo. Kasi nakapunta ka siyang Davao eh. Dito sa Maynila siya nagkaroon ng problema siguro. Hmm. Pagkasabi-sabi. Namamaga na yung paa niya, no? Biruin mo. Nung nandiyan siya sa Sobo, iislab kami eh. Hindi ganun talaga sila. Ganun talaga. Hindi kami sinasakyan yan. Oo. Taxi, ayaw sumakay sa amin yan. Ganun talaga sila, ganun. Pero sana matulungan to eh. Pinuntahan na ng ambulansya rito yan. Ano yung city hall ng ambulansya? City hall. Oo.
Pero hindi siguro nila napansin ang paa niya na maga. Namaga na kasi yung paa niya, no? Kawawa nga eh. Anong sa trauma na eh? Kailangan kasi magamot yan eh. Tapingin niya sa tao, mga scammer na kasi. Oo. Kasi nga, na-scam nga siya eh. So yung mga kapapo, meron lang akong napapansin itong ibang lahi. Ang pangalan niya mga kapapo ay Hill. So hindi natin nakuha yung complete pangalan niya. Kaya nga anong kinausap natin siya dahil natatakot siya. Tapos ang masama dito mga kapapo, may pira nga siya noon nung naloko dahil ata sa isang babae o girlfriend niya na nakilala, Pilipina. So kawawa. Lahat ng mga pira niya, mga kagamitan o ano paman, yung pira niya sa account niya. So limas lahat. To ito kasi naka-check-in siya sa isang hotel. So ngayon wala na siyang pangbayad mga kapapo. So pinalabas siya sa isang hotel. So napansin ko siya, lagi akong dumadaan dito kasi tapat lang ng tinitirahan ko sa kondo. So nakikita ko siya lagi na ang lalim ng iniisip. So nakakaawa kasi. Gusto ko lang sana itong matulungan para makaway doon sa kanilang bansa. Si kawawa na magaan yung yung paa niya. Magang magaan na, so hindi na raw nagbibihis. So iba-iba na yung mga sinasabi niya na natatakot na raw siya sa natatakot sa tao. Habang kinakausap ko siya, tinatanong ko siya, iba na yung mga sinasabi niya. So sana matulungan ito na makauwi o makauwi doon sa kanilang bansa sa Norway. Ayon doon sa kwento nung nagbibigay sa kanila sa kanya ng pagkain ay naloko nga ito. So doon lang na nagtambay sa kanilang sa tindahan nila. So doon natutulog. So wala nang ligo-ligo. Nakakaawa siya, nakakaawa talaga. So sana matulungan natin. So kung ano man ang maitulong natin na kahit man lang makauwi lang siya doon sa bansa nila. Naloko nga talaga, kawawa talaga. Kapwa pa naman natin Pilipino na nang loko sa kanya. Lahat ng pera niya na kuha sa kanya. So sana mga kapapo matulungan natin at hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo. Hindi ko intention na gusto ko lang talaga siyang matulungan. Actually binigyan ko siya ng mga mami biskuit. Sigarilyo kasi nagsisigarilyo siya eh. So binigyan ko. Ayaw pa nga niyang tanggapin. Kasi ito yung suot ko kasi akala niya kasi sundalo dahil pinapulis daw siya. Tapos kinuha yung ayaw ko may nakuha daw sa kanya ayon sa kwento. So sana matulungan natin. So hanggang dito na lang mga papo. Maraming salamat sa inyo. Sana matulungan natin ito. Bye-bye.